Peace, hello mga kaibigan, mga viewers, hello, mga ka-uragon. Ito po ang Rudalis TV. Nandito po tayo ngayon sa Marikina River. Ano po? Ngayon po, i-update ko sa inyo. Update ko lang po kayo sa nangyayari dito dahil po dito sa Typhoon Entang. Ano? Ayan po, nakapansin nyo sa akin likuran. Ano? Ayan po siya. So, medyo nasa alert level 2 na po tayo dito sa Marikina. And papaalalahan na natin yung ating mga kababayan dito, yung mismo mga taga Marikina, na mag-ingat sila dahil regular po ito, taon-taon ay talagang meron po ditong nangyayaring ganitong baha, no? Actually, aalamin po natin kung nag-release na ng yung dam na nag-release din dito para talagang makikita mo dito, talagang bahang-baha talaga dito. Ayan po siya. Okay po, maghahanap po tayo ng ating may interview and aalamin po natin yung kanilang mga yung kanilang mga opinion. Okay po, mga ka-uragon, ano? Ayan po, ipakita ko lang po sa inyo yung sitwasyon dito sa Marikina River, ano? Again, ito po ay dahil sa bagyong si Entang. Okay po. So, ayan po siya. So, makikita nyo naman na talagang galing bundok itong rumaragasang tubig dito ngayon, ano? Dahil, actually, mas malakas yung hangin ni Entang, pero dahil sa magdamag na ulan, hanggang ngayon, sa mga oras pong ito, na mag-aalas 12 pa lang, ay makikita nyo po na talagang rumaragasa yung mga tubig. Ayan po siya. So hanggang doon po yan. Then pakita rin natin yung mga tao na ika nga eh nag-uususo dito, ano? So ayan po siya. Peace, hello mga kaibigan, mga ka-uragon, ano? Ito, may nakita tayo isang kuya. Still lang dito pa rin po tayo sa Marikina River, ano? I-update natin yung ating mga kababayan sa nangyayari ditong baha, ano, dahil dito sa bagyong Entang. Kuya, mawalang ka lang na sa iyo, no? Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ano pong pangalan nila? Anthony. Kuya Anthony, matagal na po ba kayong taga Marikina? Simula bata, dito na ako lumaki. Simula bata, simulang nagagatas kayo? Nandito na kayo? Ayun, may anak na ako, dalawa. Kuya, ito, ano ba yung kailangan paghandaan pagka mayroong mga ganitong nangyayaring sakuna? Kagaya nito, dumating na naman yung bagyong si Entang. Ano yung may papayo mo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Marikina? Unang ginagawa namin, inilikas ang mga gamit, tapos siyempre kailangan mga pagkain. Yung mga pagkain, importante yun. Ikaw ba, naranasan mo ng mabaha dito? Oo. Anong bagyo yun? Yung Undoy. Yung Undoy. Yes. Tapos yung Karina, malakas din yun eh. Opo. Hindi masyado yun, yung Karina. Mataas yung Undoy, lumabas sa second floor eh. Okay kuya, ito na lang last question ko sa iyo, ano? Bigyan natin ng pagpapaalala yung ating mga kababayan dito. Siguro, yung dapat nilang gawin. Ano ba may mga sakunang ganito? Siguro, paalala ko lang yung mga pagkailan. Itabi, handa para hindi mabasa. Kung sakali na abuti sila ng ba, kung food sila. Okay. So kuya, maraming salamat ha. Okay, thank you. Peace, hello mga kaibigan, mga ka-uragan. Ito po, may nakita pa po tayong mag-asawa. Palagay ko ito, ano? Halika, lapitan natin interview. Kuya, ate, mawalang galang na po. Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV, ano? Kuya, anong pangalan niya? Emily. Ikaw, kuya, ate? M po, M. Okay, solid Marikenya po ba kayo? Opo. Okay, ito po yung napaka-importanting tanong kasi dinalaw na naman tayo ni Bagyong Entang, ano? Pagka ganitong may mga sakuna, ano po ba yung inyong masasabi? Okay, ano yung inyong pagpapaalala na gagawin dito sa ating mga kababayan dito sa Marikina? Kuya, ikaw muna. Kailangan iangat muna lahat ng mga gamit na importante. Yung lalo na pag nabasayan, ano? Lalong-lalo na po yung pagkain palagay ko, ano? Mag-impact ng mga pagkain. Oo. Yun lang. Yun lang muna. Ikaw ate, ano po yung dapat na paghahanda na gagawin pagka may mga ganito? Kasi kayong mga Marikenyo, alam ko, sanay na kayo sa mga ganitong labanan eh. Oh sir, pag may mga ganitong sakuna sir, ang unang ginagawa namin maging alerto. Alerto? Oo, alerto dapat. Kung kailangan tumingin sa mga Facebook account para maging alert, siyempre kailangan din mag-impact ng pagkain. Kung kailangan lumikas, lalo na yung mga nababaha, lumikas na po kayo kung kailangan talaga. Huwag na po antayin mapunta pa kung saan yung baha, sa kakaililigan. Sa experience nyo po bang, mag-ano po ba kayo, husband and wives? Yes, sir. Okay, sa experience nyo po ba, ano po yung malakas na bagyong binaha kayo dito? Si Undoy po, tsaka si Karina. Si Karina, talagang inabot din yung bahay ninyo? Opo, sir, first floor. Hanggang sa Ambewang o ano? Hanggang height po sir, sa bahay. Height nyo? So, pero may nailigtas kayo mga gamit? Meron naman po, sir. Okay. Sige po, sa inyong dalawa po, maraming salamat po sa payo sa ating mga kababayan ha. Thank you po, thank you. Peace, hello mga kaibigan, mga kauragon.
Ito po, kuya, mawalang galang na po. Ano, ako po ay Bicolano Vloggers. Ano? Ako po si Perden and welcome sa Rodelis TV. Ano po pangalan ni kuya? Pangalan ko po Antonio Balanay. Solid Marikenyo po kayo? Ayo po. Okay kuya, ito po yung aking napaka-importanting tanong. Ano? Kasi dinalaw na naman tayo ng bagyong si Enteng. And nalaman ko kanina lang, ano, alert level 2 na po ba yan? Ganyang kalalim? Opo, kasi po nasa 15 na po siya ngayon, kaya alert level 2 na po yan. Oo, pakita lang natin. Ayan po mga kaibigan, ano, yung po yung sinasabi ni kuya, yung number na yan, ano, 16 pero nasa 15 na siya. Kuya, ito po napaka-importanting tanong, no? Tinanong ko na rin ito sa iba. Ano po ba yung kailangan nating paghandaan pagka may mga sakunang dumarating na ganito, kagaya ng bagyo? Ngayon po, pag may ganito po kasing mga pagkakataon, lagi pong ginagawa namin, una po tinitignan namin yung level. Okay po. Katulad po niya, nasa alert level 2 na po siya, ibig sabihin 15 na po siya. At pag tumaas po ng 16 to 17 yan, tataas po, magiging alert level 3, 4. Oh. Sa mga ganyan po mga pagkakataon, kinakailangan po nakahanda na po kayo na itaas niyo po lahat ng mga gamit po ninyo. Bukod po doon, kinakailangan din po na may mga pagkain na kayo na nakatambak sa loob ng pamamahay. Dahil nga po, ang baha po dito sa Marikina ay biglaan na lang kung tumataas. Oh. Katulad po nung nakaraang bagyo. Yung si Karina. Si Karina po, oh, umabot po siya ng 20. Oh. Sa loob po ng bahay namin, hanggang dibdib, pag bumaba ka po hanggang leeg, pag nasa kalsada ka na, lampas tao na. Oh my goodness. Kaya dun po sa mga sitwasyon po na ganoon, lagi po namin hinahanda ang sarili namin. Dahil pag hindi po namin hinanda, since mga veterano na po kami sa baha, lagi po namin pinagmamasano, tinitignan po lagi po yung level ng tubig, lalong-lalo na po dito sa tulay. So kayo po ay, ibig sabihin, nakatutok talaga kayo sa social media, no? Lalong-lalo na sa ganitong mga platform ng ano. Opo naman po, kasi nga po... Para na-update po, ano? Opo, dahil nga po ang social media, mas mabilis po kasi ang tinatawag po nating pagbibigay po nila ng balita, impormasyon, lalong-lalo na po sa mga ganitong sitwasyon. Okay, last kuya, ano? Yung pinaka-iyong ika nga ay advice sa iyong mga kababayan dito sa Marikina. Siguro po, may advice ko lang po, lagi kaming maging handa. Tignan po natin ng gusto kung ano na po ang nangyayari sa ilog. Dahil nga po, ang ilog po na ito, akala po natin hanggang ganito lang, 15, bigla na lang pong tumataas po siya ng napakalaki. Kaya nga po, kinakailangan po, hanggat nakalalaman po natin na siya po ay nasa 15 na, ihanda na po natin yung sarili natin. Kesa po makita po natin na nandiyan na po yung tubig sa pintuan. Okay po. Kuya, palagay ko last question ito. Bigla ko lang naisip, ano. Yung po bang bagyong Undoy at saka itong Karina, binaha talaga yung bahay ninyo? Ay, opo. Ang pinakamataas po yung bagyong Undoy. Kasi po nung panahon po na yun, umabot po hanggang ikalawang palapag ng aming pamamahay. Pero ito pong bagyong Enteng ngayon, nasaan na po yung level ng tubig dun sa malapit sa bahay, sa bahay ninyo? Yung kay bagyong Enteng naman po, hanggang dibdib lang sa loob ng bahay namin. Hanggang dibdib. Pero still po, binaha pa rin kayo. Binaha pa rin po kami. At pagkatapos po nun, isang damakmak po na paglilinis ang kailangan nangyari paggawin. Okay. Dahil kuya, nga po, sige po. Dahil nga po, ang baha po talaga ay hindi po natin maiiwasan at hindi natin talaga masasabi kung hanggang, ika nga po, hanggang saan siya itataas o gaano po siya kalaki o kalawak. Okay kuya, palagay ko last na talaga ito, ano? Naisip ko na naman. Yan pong ganyang klase ng baha, yan po ba ay sa tingin niyo lang ano, sa inyong opinion lang, nag-release na po ba doon sa dam na mala na sa may San Mateo? Kaya ganyan na kalaki ang baha diyan. Yung nakikita niyo pong baha na yan, normal pa lang po yan. Normal yan. Kasi pag nag-release po ang dam, bigla po siyang tumataas. Lagi po yan. Umaabot po siya. Unang release po niya magiging 17. Ayan po mga kaibigan, mga ano. Ayan po, 17. So, pangalawang release niyan, kuya? Pagka-release na po ulit yan, umaabot na po siya hanggang doon sa 20. Ang pinakamataas po dito, 23. Yun 23. Po yung panahon ng Undoy. So, pag umabot na po doon, yun talaga ay dapat talagang mag-ingat ng mabuti, ano? Hindi lang po. Dahil lahat po ng bahay po rito sa IBC, nakalubog na lahat kami. At lumalangoy na po kami dahil nga po, ikalawang palapag na po ang aabutin niyan. Okay kuya, sa iyong tinuran, ano, sa iyong advice sa ating mga kababayan din sa Marikina. Maraming salamat po kuya. Wala na po dyan. Okay, welcome po again sa Rodelis TV. Ano po? Thank you. Maraming salamat din po. Peace lang mga kaibigan, mga kauragon. Ano, ito po, may nakita po tayong isang tatay. Ano. Kuya, mawalang galang na po. Ako po si Kuya Rodelmo and welcome po sa Rodelis TV. Ano po pangalan ni kuya? Martin, sa solid Marikenyo po. Matagal po kayo sa Marikina? Residence ako, 1997. Okay po. Ako po ay Bicolano Vlogger, ano. Ito po, gusto lang po nating i-update yung ating mga kababayan dito, ano, yung iyong mga kababayan dito sa Marikina City, dahil tayo dinalaw na naman ng bagyong si Enteng, ano. Ngayon po, ito po yung aking pinakatanong, ano. Ano po yung
experience mo muna doon sa mga nagdaang bagyo, kagaya ng Ondoy at saka itong Karina, itong pinaka-latest, Karina. Ondoy ang pinaka-grabe. Ang pinaka-grabe po. Kasi itong tulay dati, hindi mo ayan po, makita. Ayan po yung tulay. Ah, ito pong sa train? O yung Marcos? Ayan Marcos. Okay po. Hindi mo makita dyan. Oo. Ngayon po, hanggang Vermont Park talagang... Vermont Park. Oo. Tapos yung bahay niyo po, ano po ang natira doon nung binaha? Awa ng Diyos naman, ang bahay ko na sa fourth floor. Ayan po. Kasi thanks lang, God. Yung mga, siyempre, okay na. Yung mga ano naman kasi di mo rin masabi pag umakyat. Daming umakyat talaga. Oo. Oo. Ngayon kuya, ano po yung maibibigay nating advice sa iyong mga kababayan dito, lalong-lalo na pagka yung mga biglaang baha, dahil sa mga biglaan din na pagdating ng ating mga bagyo. Dapat lagi silang mag-ingat, alerto. Opo. Huwag magpapanik. Huwag magpapanik. Kasi nagpapanik, dyan ka, lalo kung may mga sakit. Opo. Andyan yung mga heart attack. So, totoo nga, yung opo, sa street namin sa Champaka, oo, may patay, kawawa naman. Nandyan sa Burulan, inakyat namin sa Burulan. Kawawa, maglalango yan. O, ibig sabihin po, pero hindi naman po naabot yung, ano, yung ika nga, yung kabaong nung bumaha. Inalis ngayon. Kasi sandali na lang to. Akyat yan. Paano yan? Lalangoy. Oo. Sabi po nung isa kong na-interview, hindi pa daw po nagre-release ang dam yan. Normal pa lang yan. Ano yan? Kasi ang lakas ng tubig. Unang kagabi, mga launa, ang lakas-lakas. Oo. E galing tanay yung tubig. Oo. Paano kung mag-release ang dam at biglaan? Tataas na mabuti ito. Angat yan. Aangat po yan. Tignan mo, sandali lang. Wala pa akong 30 minutes. Oo. Ayan po mga kaibigan, ano, papakita natin ano. Ayan po. Pag so, dito sa may, ano, sa may kalsada, mabilis na po ako sa amin. Oh, na 1670, nasa 50 na po siya. Ibig sabihin yan, ano, mga kababayan. Ngayon po, ano po ba yung mga dapat na ihanda, lalong-lalo na yung mga talagang inaabot ng baha dito? Dapat kung meron silang power bank. Okay po. Condiment, siyempre pagkain. Pagkain. Kaya baha, mahirap. Lahat mga tindahan yan, sarado na rin. Nabanggit yung po yung power bank. So, kadalasan po, pagka bumabaha dito, nag-brown out po ba? Oo, nag-brown out. Tama po. Tama-tama lang po yan. Kasi yung mga kontador, last time na nakaraan, akala ko hindi mag-brown out. Inaanod yung naabutan mga ano, kontador ng mga kapitbahay. Pinatay po yung ano, kuryente. Wala kaming ilaw. Para po yan ay sa safety din lahat ng mga tao dito. Ano. Di pala sa amin, kasi pag ganyan na ano, meron kaming ano, yung naglalaklag eh. Oo. Ay, automatic. Oo. Parang ano, breaker. May breaker kami. Oo. Kuya, meron ka bang gustong idagdag sa ating mga kababayan dito upang makaiwas sila sa sakuna? Ang mahirap ito, yung mga ibang empleyan may bahay, kung may trabaho. Opo. Ang may bahay niya na iwan. Oo. Kawawa naman. Kawawa naman. Dapat. Siguraduhin talaga na ano, na-safe muna ano bago umalis. Pamilya. O na, yung pagkain nila, tubig, ganyan. Opo. E paano kung nambrano at sa mabay din ang tubig, wala. Kawawa sila. Kawawa po. Ayan po mga kaibigan, mga viewers, mga kaurago na ano, napakinggan po natin si Tatay ano dito sa kanyang advice sa kanyang mga kababayan dito. Well, kuya, maraming salamat po sa time ha. Okay. Thank you very much po. God bless po. Thank you. Peace ilo mga kaibigan, mga viewers, mga kauragon ano. Ate, mawalang galang na sa iyo no. Ako si Kuya Rodel Mo and welcome sa Rodel's TV ano. Bicolano vlogger po ako. Ano pangalan ni Ate? Aliana. Aliana, ikaw ba'y solid Marikeña? Matagal ka na dito? Opo. Anong street mo dito? Everlasting ba ako? Everlasting. Okay, eto ano, tinalaw na naman kasi tayo ng bagyong si Enteng. Ngayon, ang tanong ko sa iyo ito, ano ba yung experience mo dito, sa experience mo na tayo, ano, dun sa bagyo na naranasan mong binaha yung bahay nyo? Mahirap yun, siyempre, lalo na pag, ano, yung mga kinatay, lalo na yung mga bahay na yung maliliit lang, isang floor lang, mas mahirapan sila. Oo. Mahirap sila maghanap ng mga evacuation, and kami naman sa mga... Diyan sa lugar nyo, binabaha ba dyan? Hindi. Oo, hanggang saan? Nung, ano, sabihin natin yung bagyong Karina. Mga second floor po. Second floor? Umabot? Grabe. So, talagang ano kayo, yung ibig sabihin talagang ika nga eh, pero may na-i-survive kayong mga damit. Opo. Oo, tapos yung mga pagkain. Opo. Okay, ganito, yung pang-aking pangalawang tanong. Ano yung maibibigay mo na payo, na advice, dito sa ating mga kababayan, dito sa Marikeña? Halimbawa, lalong-lalo na pagka may mga ganitong ano, sakuna na darating, kagaya ng bagyo. Kagaya niyan, bahang-baha na talaga. Hanggat maaga po po, ligtas na kayo or pag-akit na kayo ng gamit. Kahit yung pamaliliit na gamit pa lang, ay kahit wala pa sa inyong lugar, iakit nyo na agad. Oo. Kung ano, wala kayong mga second floor, matatas na bahay, ligtas na kayo agad.
Marami na matataas na lugar dito. Oo, para safe ano. Okay. Well, thank you very much sa'yo, sa'yong inilaanatan sa akin ha. Thank you. Peace ayan po mga kaibigan, mga viewers, ano, mga kaurako. Inyo po napakinggan yung lahat ng aking in-interview. Ano? Dito pa rin po sa Marikina River. Ayan po. At actually, dun sa ating mga na-interview, ano, talagang pumalo na siya ng alert level 2 po. Ano? Kasi yung pong number kanina na pinakita ko, nasa 50 na po siya. So pag umangat pa po yan, napalo na po yan sa alert level 3. Ano? Kaya yung payo natin sa ating mga kababayan dito sa Marikina City. Ano? Although, kayo ay talagang laging ika nga, ay talaga nakakaranas ng ganitong vapor. Ingat pa rin po. Dahil alam na po natin ang baha ay biglang tumataas po yan and delikado, lalong-lalo na po yung ating mga pagkain, yung ating mga damit. Ilagay po natin sa mataas na lugar at para safe po tayo lahat. Ano? Okay po. Thank you.